We are celebrating the Lunar New Year. Pero ang malungkot po, partner, no? Ito yung malungkot. Bagamat ang buong mundo ay nagdiriwa ngayon sa, kumbaga, pagkilala, sa pag-celebrate ng Chinese New Year. Diba ang pinag-uusapan ay swerte? Anong dapat pong gawin? Isang malungkot na balita po ang bumulaga sa atin ganinang umaga. At actually nga, alam na to ni Vic Lima, pagpasok ko sa DZMM, dito ko lang nalaman. Pero apparently, hindi pa po klaro ang detalye. Pero ang nangyari po ay pumanaw ang presidential aspirant na si Roy Señeres. Na naging panauhin po ng presidential ball namin noong November 11. November dito po sa 11 ikaw na ba? Yun. November 11. And ang nangyari a few days ago, nag-withdraw. Friday. Nag-withdraw si Señeres Friday. From the race. Pagkatapos kaninang umaga po, siya po ay namayapa. Nasa linya natin ang kanyang anak. Ang anak ni Ambassador Roy Señeres na si Hannah Señeres. Hannah, magandang hapon sa iyo. Putol, tawagan niyo ulit. Putol. Tawagan niyo ulit na isa sa pinagtutulakan niya nga nung naging panauhin dito, partner, yung tanong mo nga ang inilalabas ano sa... Ano yung ayaw niya? Yung contractualization. Contractualization, ayaw niya noon. At ayaw niyang magpadala na ng OFW hanggat maaari sa ibang bansa dahil yung kaninang voice clip na nakuha namin kanina, Karen, from our interview sa Ikaw Na Ba is that every time na may umaalis na nanay, may umaalis na ama, iniiwan ng pamilya, karamihan, hindi man lahat, may mga hindi magandang karanasan sa ibang bansa. And di ba? Sinabi nga niya dun sa interview na dalin mo yan sa total stranger na amo, meron at meron mangyayari. Andiyan na si Hannah, partner. Alright, si Ma'am Hannah Señeres ay nasa ating linya. Hannah? Magandang hapon, Miss Karen and Kuya Vic. Naku, Hannah. Unang-unahan na kami ni Vic at ang buong pamilya ng DZMM, we are sending you our deepest condolences kumbaga sa pagkamatay ng iyong ama. Nakagulat. Kung maari ba ikwento mo sa taong bayan, anong nangyari? Yes, Miss Karen. This morning, what happened was at about 4 in the morning, he was already confined kasi sa hospital and then... My sister Hazel was the one who was taking care of him there, and she called us at 4 in the morning to say that dad was already having trouble breathing. Kasi previously because of his diabetes, kasi nagkaroon na siya ng complications, and then we were all surprised kasi actually strong pa naman siya, he can still walk around, you know. So we were all shocked this morning when we heard ang bilis din ng pangyayari. And then yung sinabi na ng doctors sa amin na cardiac arrest daw ang father ko. So anong exact kumbaga ano ang eksaktong oras na nakarehistro no sa ospital kung kailan siya namatay? My father passed at 8:07 this morning. 8:07 in the morning, it is cardiac arrest. Ngayon, ang sinabi mo na sa ICU na siya, Hannah. Kailan pa siya dinala sa ICU? Just this morning, but he had been confined mga mid-January, almost end of January na rin. He was there, dinala na namin kasi, you know, we wanted him to regain his strength at magpagaling. And we were all shocked kasi, you know, we see him as somebody who's invincible, parang Superman namin siya eh. You know, so we thought kakayasi pa, but apparently the Lord has other plans. What was the reason kung bakit nung January pa siya na ospital? Nagpapakita na ba ng senyales? Nanghihina na? Kasi yung withdrawal niya sa Comelec, hindi siya naka-attend, right? No, he was not. Actually, I was there on his behalf. Okay. We wanted to spare him not the stress of, you know, presenting himself there at the Comelec. The reason why we brought him to the hospital, kasi, you know, yung medyo may mga discomfort na siya, you know. And as a precautionary measure, sabi namin, sige, you know, we want you to get the best care possible. Kaya may nabuti na namin na mag-decide to check him in sa hospital para maatikaso siya ng mga doctors.
Matanong lang namin na Hana, no? Kasi ang ama mo ay una nais niyang tumakbong presidente. Pagkatapos, yes, he withdrew, no? Bakit siya nag-withdraw noon? I mean, ilang araw pa lang nang siya'y mag-withdraw. Kumbaga may iniinda na ba siyang sa pakiramdam noon or diretso siya sa ospital? Why did he withdraw? Because it was really the decision of the family. Kasi nakita na rin namin na, you know, I mean, given his situation, we didn't want him to be exposed anymore to the rigors of campaigning, to the stress. So talagang nag-decide na yung buong pamilya. And of course, si dad na rin na, okay, you know, we should prioritize his health and just focus on him regaining his strength. Oo. You kasi nung gines natin dito noon, Hana, you were here, no? Diba? Doon sa ikaw na ba? You were here. Yes, I was there. Parang okay naman siya. Parang hindi ba? Wala pa siyang iniinda during that time. November 11. Pero payat na siya. Oh, oh. Because I know him. Naging anchor namin yan dito sa DCMM eh. Payat na siya noon eh, no, Hana? Yes, oo. Yun na nga. That's one of the things, no? Yung pagka-lose ng weight. Pero at that time, when we visited Yota Station, that's correct. He was so strong. Kasi yung diabetes naman is, you know, it's something that was being managed at that time. But of course, hindi naman kasi din natin alam, it's not really the diabetes that gets you, but the complications to that. Yeah. So, yun talaga yung avoidance of the stress as recommended by his doctor. That's what really made him decide to withdraw. Oo, so kumbaga, ano ang plano ng pamilya ngayon? Ano ang schedule, Hana? Sa mga kaibigan. We are here right now at the funeraria pass in Sukat, in Orange pa namin. And of course, everything is just parang a blur right now. We just want to, you know, get him settled na dun sa room niya. Mm. And then we will start accepting visitors maybe by around 6 p.m. Oo. So sa funeraria pass sa Sukat, kailan ang kanyang libing, Hana? We have not discussed it yet. Oo. I still have to talk about it with my family. And kumbaga may habilin ba si Ambassador Señeres? Gusto ba niya siya ay makremate or talagang kumbaga ilibing? Meron naman siyang memorial plan kasi my mom had already prepared for that long, long ago. So, yun na lang. Oo, yun na rin yung naging wishes niya. Tanong lang namin, no, nung nag-desisyon siya na tumakbo bilang pangulo, ito ba pinaalam niya sa inyo or ginawa lang niya on his own? Yes, of course. Alam naman kasi namin na ever since he started his career, he's really been fighting for the labor sector. Yun talaga yung passion niya eh. Mm-mm. And that passion was something na pati kami, mga magkakapatid, we made it also our own life mission. Kaya we're just there assisting him all throughout his career. Yung naging labor attache siya in Abu Dhabi. Mm-mm. Until he became ambassador. Oo. And up to now, yung wishes niya, syempre for our party list na i-continue yung fight kung hindi man niya kayanin. Mm-mm. Sana ituloy namin para sa kanya. Oo. Sa anong paraan gusto mo maalala ang iyong ama? Marami tayong listeners ngayon at syempre nakilala nila si Roy Señeres nang tulungan niya si Sara Balabagan. Yun yung unang-una, I believe it was in the 1990s. Ano pa ang gusto mong malaman ng taong bayan na kumbaga naging trabaho at ginawa ng iyong ama? Pwede maging legacy siguro ni Amba. My dad, first and foremost, he's a very loving father. He's a very loving family man. He's a very good provider. He was our rock. And he was very, very passionate about helping the sector that is very dear to his heart, and that's the labor sector, the OFW. And he fought passionately for them, for their rights. And nabanggit nga sa akin before that if ever God will call him na, and if ever he leaves this world, he wants to do so with his boots on the battlefield. Mm-hmm. And I think that's something na binigay rin sa kanya ni Panginoon kasi until the very end, he was really fighting. Oo. Actually, tama ka. Kung ang dasal niya sa Panginoon
is that when he goes, he wants to be with his fighting with his boots on. Ay totoo, because imagine he was still OFW Family Party List representative. After the end, tapos nag-file pa ng COC sa pagkapangulo, naka-attend pa siya ng mga forum. That's correct. Doon ako believe actually, Hana, na isipin mo the last few days bago siya mamatay, na syempre hindi niya alam, no? Pero he was guesting on radio, ini-interview, di ba? At walang bukang bibig kung hindi yung mga manggagawa sa ibang bansa kumbaga, na Pinoy, di ba? Yung kanyang pinaglalaban. To the last minute, yun ang pinaglalaban. Kasi, Hana, I'll be honest, since na-meet ko ang tatay mo in the 90s, ibang-iba ang itsura niya. Talaga, in the 90s, yun ang at his prime, di ba? At nung in-interview ko siya sa Head Start and MM, medyo ako nagulat na ang payat niya talaga. Yeah. Ang payat na niya. Di ba? Actually, yun nga, no? Kasi he's 68. And sa totoo lang, pwedeng-pwede na siya mag-retire. Oo. Sinasabi nga namin sa kanyang minsan, Dad, magpahinga na kayo. I think you've done enough. Mm-hmm. You've served the country enough. So, okay na. But, you know, talagang yung passion niya, yung fire, the fire in his belly to serve, is there. And, he, you know, hanggat meron siyang lakas, until the very end, he just wanted to serve. Oo. So, kumbaga, at 68 years old, imbis na mag-golf na lang at mag-bakasyon, talagang he insisted pa, no? Oo. There was no time of showing sa inyong pamilya niya. Hindi mo na nakausap, no? I mean, gusto ko na magpahinga, pagod na ako, tama na yan. Ayaw niyang iwanan yung ano niya, no? Yung ginagawa niya, parang from the National Labor Relations Commission hanggang ngayon, yung party list niya is still about manggagawa. Yun talaga ang kanyang minahal ng husto. Yes, ever since talaga, he really was very passionate about his advocacy. And yun ang ipagpapatuloy ngayon ng aming family. Oo. Hana, hindi mo na nakausap ang iyong ama? The last time I spoke with him was Friday, kasi ako nga yung nag-file dun sa Comelec. Oo. And then I went immediately to the hospital para balitaan siya kung ano nangyari. And I told him, you know, my last words to him were that, Dad, magpalakas ka kasi hinihintay ka na ng mga apo mo na umuwi sa bahay. Namimiss ka na nila. Mm. And I told him that I loved him, and I'm so happy that I was able to do that, because we really did, you know. Words are not enough to express how much we really, really loved that. Oo. Yeah. I think ang hirap. Ilan kayo magkakapatid, Hana? Biglaan eh, no? There's six of us. Oo. Six of you at lahat kayo, kumbaga, are married now with kids. Yes. Oo. Most of us. Ang nanay mo naman? My mom, she's here. She's also just taking care of some ano, mga formalities dito sa funeral. Siguro, was she by his side sa mga sandaling yun? Sa hospital. Yes. He was surrounded by his family, and we were there until the very end. Oo. Alright. Siguro nga na sa mga kaibigan ni Ambassador Señeres o yung mga OFWs na natulungan niya, yung gusto magpakita, no? Di ba, partner, ng pasasalamat, magbigay respect. Pugay. Ano ang, saan ba sila dapat magpunta? Anong oras lang kayo bukas? Ano to? Now is a Monday. So, I know hindi nyo pa napag-uusapan kung gano'ng katagal ang burol, no? Pero siguro, what times would you be open to accepting visitors na hindi nyo kilala, ha? Kumbaga, iba yung kamag-anak at kaibigan. Pero iba rin yung marami niyang syempre natulungan. Lalo na yung mga natulungan ng OFW. Totoo. How will that be, Hana? Paano? Well, the viewing starts tonight at 6, and then we will have a mass at 8 p.m. And we're open naman to accepting visitors, anybody who would like to view my dad. Right now, sobrang overwhelming din yung expression of support, yung mga sympathies. Kami po talaga yung napapasalamat, because it's really giving us so much strength at this very trying time. Kaya kami po yung napapasalamat sa lahat ng mga sumusuport sa kay dad, yung mga nakakalalas kayo, yung mga namamahal sa kanya. Alright. Hana, we are sending you our deepest condolences. And siguro I think na mapapalagay ang loob mo knowing na ang tatay mo talagang
matinding serbisyong ginawa para sa sambayan ng Pilipino. He was one of the very first. Kumbaga na talagang ipinaglaban ang mga OFW. Isa siya sa mga nauna. So, Hana, please send our love and our condolences, lalo na sa nanay mo. Thank you very much, Pop. All right. Thank you, Hana. Thank you very much, Hana.